Tinahang ating pinaka final. Bismillah. Ayan. Hello guys, good morning. At ito na yung araw na iakabit natin itong pinaka-umbrella ng ating poste. So ngayon guys, samahan nyo ako sa araw na to sa pagkakabit ng huling part ng kinabit nating poste. Kahapon, nilagay natin yung pinaka-ilaw niya at ngayon naman itong pinaka-umbrella niya. Ito. So yan guys, samahan nyo ako sa panibagong araw na to upang may pakita sa inyo kung ano ang trabaho ng isang maintenance electrician dito sa bahay ng amo namin dito sa ibang bansa. So yan guys, punta lang kayo sa channel na to upang kahit papano ay makapagbigay ako ng konting idea sa trabaho nito. So guys, simulan natin ang trabaho ngayong umaga. At ito mga guys, yung ating yakabit. Bali, dalawang piraso to. Yan, medyo may kabigatan naman at haharap naman tayo sa mahirap at mabigat na trabaho. At ito na rin yung huling part ng ating trabaho dun sa dalawang poste na ikabit natin. So guys, at ito pa yung isa, mamaya natin kukulin to. Yan, kasi dalawang poste lang namin yung kinabit natin pero napakahirap. Tulad niya, napakalaki nito. So wala naman tayong ibang katulong. At yung pagsasampa na lang ito dun sa lifter ay mahirap na. Tingnan natin kung ano yung pwede natin gawin upang maikabit natin ito sa pinaka-brace nung poste na ikinabit natin. So yun guys, at simulan natin yung trabaho ngayong araw na ito. So yun guys, ito yung ating pagkakabitan itong ating umbrella. So nakapagpabili na rin tayo ng hanggang bolt. Ito. Ayan. So umpisahan natin ikabit. Ito rin yung isa sa pinakamahirap na part nitong pagkakabit ng ating poste. Lalo pagka solo lang tayo. So guys, umpisahan natin. Kunin ko lang itong sukat ng ating kamelyo para dito sa ating alingki. Yan. Para wala tayo masyadong dala. Ito lang naman kasi ang kailangan eh.
tapos itong ating umbrella. So yun guys, nandito na tayo sa taas. Nandito naman tayo sa mahirap na part. Yan, ready natin yung bolt natin. Tapos isa lang muna yung ating ikakabit. Bigat guys. So kailangan ako sumamper ng konti. Guys, sa wakas, kumakita rin itong dalawang bolt na sa likod. Pinakamahirap na part. Talangan natin siya na konti. Para safety. Hindi tayo mabalaan ng ibang lahi. So yun guys, natapos na natin yung ano. Yung isa, napakahirap. Huwag na. Tapos isusuluhin mo natin yung isang toste. At ito na lang yung pinakamahirap. Tapos magkakulit naman ako ng ilaw dito sa kabilang poste. Pero bago yan, bababa muna ako sa basement. Tara ko yung isang umbrella niya. Itong poste, itong pagkakabita natin. Tapos balik tayo sa mahirap na trabaho.
A few inches later. So yun guys, ito na yung pangalawang umbrella ng poste. At ito na yung huling ikakabit natin. Medyo may kabigatan din, pero yun yung sana kaya natin ikabit. Siguro ito medyo madali ng madali na ito may kakabit kasi medyo napag-anohan natin yung pagkakabit mo una. Kailangan pala nakapurma na yung ating mga pagkakabitan ng bolt. So yun guys, tapos kinat ko yung pagbuhay ng video kasi bigla ko nakasalubong yung amo namin lalaki. So baka makita tayo na nag-video, baka kung anong isipin, pero mabit naman yun. So guys, ito yung huling kakabitan natin. Ayan, naka-ready din yung ating lifter. Tapos unahin natin yung dalawa sa bandang likuran, dalawang tornilyo. Kasi pag ikabit natin yung dalawang tornilyo na yun, medyo madali na para sa atin yung mga susunod. Kasi may nakakapit na. Na ang ating pinaka final sila yan. Tapos lagyan natin unang bolt. Yan. Yan guys, wakas nakabit din natin itong dalawang umbrella na to. Alhamdulillah, nakaya natin ikabit itong poste mag-isa. Although talagang wala tayong choice kasi wala tayong ibang makakatulong dito. Basta safety lang yung ano, unahin natin. Kailangan bago tayo gumalaw dito, unahin natin yung safety natin kasi may pamilya na nag-aantay sa atin sa Pilipinas. Kahit ganito na nagsosolo ako magkabit ng mga ganitong mabibigat na bagay o mabibigat na trabaho, sinisigurado ko yung tutungtungan ko. Sinisigurado ko itong lifter na nagamitin ko, yun ang sa maayos. At
inuuna ko talaga yung safety. Nilalaki yung kanyang copper. Kasi may copper to. Tapos itong tinutuntong ako dito, itong platform. Pag makita ko dito sa pangalawang step na to, sinisigurado ko yung ano, tutuntungan ko para hindi dumaplace yung aking paa. So yan lang guys, at kailangan ko nang bumaba at magkapalit naman tayo ng ilaw doon sa kabilang poste malapit sa kwarto ng amo namin. Siguro gusto ngayon, baka pwede na akong pumunta ron. So yan guys, nakaba na tayo. So makita nyo yung nasa likod ko ngayon. Ayan yung ikinabit ko na umbrella ng poste nito. Bali dalawang piraso yan na mabigat, at yung pinaka mahirap na part nito, yung ano, kinabit ko yung brace, sobrang bigat talaga. Kung babalikan nyo yung mga unang video nito, yung ating part 1 nito, sobrang bigat nun guys. Pero alhamdulillah, nakaya natin na safety naman tayo. At yun nga guys, isusunod ko naman itong pagpapalit ng ilaw dito sa malapit sa kwarto ng amo namin. So yun guys, pagdahan na natin hanggat maaga pa. Time check tayo, it's 9:22. Yan kung makikita nyo sa ating relo. So medyo maaga, natapos natin ang maaga itong dalawang poste. At pagkatapos ng pagpapalit ng ilaw, puro sa baba naman tayo magkatrabaho, medyo hindi na ganong komplikado. Poros lang yung ating kalaban dito. Kung kakayanin pa natin ngayong umaga, kasi pag nagbukas na ng shutter itong amo namin, hindi na ako pwedeng gumawa rito sa loob. So yun lang guys, magpalita tayo ng ilaw dito sa poste. So ito nga guys, pambili yung ilaw na narito. Makita nyo, maitim na sa ayan, sa loob yung ating Osram. Ito ay 70 watts. So ngayon papalitan natin ang bago. So ito yung bago na ipapalit natin, ayan. 70 watts din. So ayan, palitan na natin para matesting natin at pwede na tayong lumipat kung kaya pa yung ibang trabaho ngayong umaga. So ito na yung bago guys, so kakabit yung ngayon. So ngayon guys, ito na yung ating papalit. Ayan. So kailangan pa natin medyo makiyat. Ayan. So yun guys, ito yung kanyang paglalagyan. So kabit na natin. Papakapa lang tayo guys. Yun. So yun guys, tumama na sa loob. Huwag natin balik yung cover, testing muna natin. So, ruba muna tayo. So yun guys, nakabit natin yung connection na temporary para hindi tayo punta ng central. So makikita natin sa taas yan, ilaw na siya. So balikan natin yung cover. Ayan.
So yan, nakikita nyo guys yung reflection tsaka yung ating ilaw. Yan, maliwanag na. So yun guys, bigyan natin yung takip. So yan guys, nabigyan natin yung takip. So pwede na tayo bumaba at ibalik yung connection niya dun sa kanyang connector dito sa poste. So yan yung dalawang kinabit natin poste. Natapos din natin yung araw. Ayan. Tapos balik natin yung kanyang connection. Tanggalin natin itong kanyang connection para mabalik natin dito sa kanyang tubo. Yan, tanggalin natin dito sa kanyang box na may connector. So guys, baka hindi natin magawa yung ibang trabaho ngayon kasi magtitinyo ng umaga. So baka magawa ko na lang ay ibalik itong lifter, tanggalin ka na dito, tapos bukas ko lang ito yung ibang trabaho ko dito. At least nagawa natin yung pinaka mahihirap. So bukas puro sa baba naman tayo, puro sa baba yung ating trabaho. Kakabitan tayo ng ilaw. Kaya nga pala guys, ito pina balik yung pinaposte. Ay, may parte nyo naman na magaganap dito sa next week. Kaya nagpiprepare na ako ng ilaw. Saka talagang dapat ibalik na itong mga ilaw na ito. Kasi hindi naman tagtataya ng tent o malaking kaima. Ang magiging parte lang naman dito ay sa mga bata. So kailangan din kumpleto yung ilaw natin para maganda pagka nagkaroon ng mga party dito. So yun guys, babalik ko lang itong mga wire nito sa loob. Ayan. Ayan. At least nagawa natin yung trabaho natin. Ano pala guys, yung tayo nagkakaroon ng ganitong klase ng trabaho, enjoy lang natin yung trabaho natin. Huwag natin titignan yung ano, huwag natin titignan yung mga ibang kasama natin. Hindi sila nagtatrabaho kasi masisira lang yun, mag-distract lang kayo. Basta gawin lang natin yung trabaho natin at enjoy lang natin. Dahil yung ganyang attitude at patukusa sa ating trabaho, yun ang hindi malagaya ng mga ibang lahi sa atin. Kasi sila, tatrabaho lang sila. Hindi ka man sinasabing lahat ng ibang lahi. Meron mga ibang lahi masisipag yun, kaya lang kalimitan talaga. Magtatrabaho lang sila pagkaharap yung mga amo. So tayo mga Pilipino, hindi man tayo ganun. Mas alam natin yung ating trabaho. Eh, gagawin natin. Dahil yun ang ating tungkulin dito, yun ang ating lapayin dito, para hindi manilig ng ibang tao. So yun guys, maglipit ako ng gamit, tapos mula na tayo sa parto. So yan guys, natapos na natin yung trabaho natin ngayong araw, at natapos na natin yung poste na kinabit natin. So tomorrow, medyo ano na tayo, safety na yung ating trabaho bukas, yung ating magiging trabaho. Kasi puro sa baba na yung ating magiging trabaho. Bukas, ibabalik na lang natin yung mga ilaw sa floor light na tinanggal din nila habang nasa bakasyon tayo, gawa ng kaima. Yun naman ang gagawin natin bukas, ibabalik natin. Tapos kung nakabili ng outlet,
para dun sa mga poste na yon, kasi dati may mga outlet yon para pag nag-iihaw-ihaw dito sila sa labas, meron silang pinasaksakan ng ano, ng mga gadget nila, electric fan, ayan, at saka yung sa mosquito killer, yung outlet para hindi nakalilay yung ating nakabang na wire doon. Nakaready naman lahat yun, lalagay lang natin yung ating bibiling mga outlet. So yan lang guys, ang video sa araw na ito. So dito na natapusin tong vlog na to, at see you sa next vlog. At kung umabot ka sa video na to, maraming salamat sa inyong panonood, at sana patuloy yung suportahan ng aking ginagawang video upang maka-inspire ng mga ibang manonood. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel at hilig mo yung ganitong mga videos, ay please subscribe to my channel. At huwag niyo kalimutang hit ang notification bell upang ma-notify kayo sa mga susunod nating gagawin video. So, hanggang dito lang guys. See you to my next vlog. Peace out.